Hello po, welcome to my channel. Ayan, ang gagawin ko po ngayon ay magluluto po ako ng ulam. Ito po ang kimchi chige. Ipapakita ko po sa inyo yung pagluluto ko ng kimchi chige in my own style. Unahin po natin yung sili. Soju, alak po siya, pampatanggal ng amoy. Soy sauce, asin, pengi posot, tofu, syempre may karne, kimchi, kuchukaru, green onion, onion, dinikdik na luya, bawang, dinikdik din siya, sabaw ng kimchi, saka pepper, paminta. Ayan, umpisahan na po nating magluto. Ayan, umpisahan na nating magluto. Ang gagamitin ko ito para siyang banga na ginagamit talaga dito sa Korea. Mas masarap kasi dito. Okay. Natin ang apoy. Ako, pag nagluluto ako, inuuna ko ang karne. Piniprito ko kasi yung karne para sarap siya. Ayan, lagyan natin konting mantika. Lagyan ko lang ng konting mantika. Hintayin natin uminit siya. Ilalagay natin ang karne. Tayo lang natin na medyo, hindi naman kailangan medyo brown. Konti. Kasi ilalagay natin yung kimchi. Yun lang natin yung apoy natin. Hintayin lang natin medyo mag-brown siya. Konting brown lang. Kasi madali siyang maluluto kasi banga siya. Sa banga siya. Ayan. So guys, style ko lang siya talaga. Yung mga napanood din akong mga lutong kimchi chicken sa ibang ano. Pero mas gusto ko talaga yung gamitin. Ayan. Pwede na natin ilagay yung kimchi na yun. Medyo brown na siya o. Oh. Ay, ito na. Medyo brown na yung kimchi. Yung kimchi kasi mas masarap pag piniprito mo. Ito nga napapapako din eh. Lalo na pag pinirito siya. Ayan. Ialam natin siya. Kimchi. Yung iba din guys, yung kimchi chige nila, nilalagyan nila ng gochujang. Ako hindi. Kasi ito, umaanghang kasi hindi masyadong makain ng mga bata. Kaya sakto lang to sa mga may anak. Hindi masyadong maanghang.
Pero asawa ko gustong gusto niya sobrang maanghang. Ako naman, hindi ako masyado din sa maanghang. Ayan. Pag medyo, parang na-fried mo yung kimchi. Kaya masarap yan pag iniprito talaga. Saka guys, kanina, gumawa ako ng pwedeng pang sabaw dito. Kahit ako sa inyo. Nilagyan ko siya ng myolchi saka tashima. Pinakuloan ko siya. Ito yung gagamitin ko ngayon pang sabaw dito. Oh no! Laglag. Okay na siya. Lagyan na natin yung sabaw. Depende sa inyo kung gano'ng karaming gusto ng sabaw. Kasi asawa ko may ilig sa sabaw. Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumulo. Pakaluin natin siya. Pan natin siya. Ayan guys, itay lang natin siyang kumulo. Dito lakas ang pepe ko. Itay natin siyang kumulo. Next natin ilalagay. Gawang at luya. Pwede na rin ilagay yung soy sauce, yung soju. Pwede mo ang lasahan. Tapos sa huli na lang yung tofu, saka yung pengi poso. At pinakalas, yung green onion. Ayan guys, hintay lang natin kumulo. Ayan, kumulo na siya. Ayan guys, kumukulo na siya. Ayan, next na natin yung bawang at dinikdik na bawang at dinikdik na luya. Next, sabay-sabay na siya. Ayan natin soy sauce. Soju. Diyan din natin yung soju. Okay. Diyan natin yung chukaru. Sabaw ng kimchi. Sukum. Asin. At sibuyas. Pa lang. Panalo na. Ayan. Pagpakulaan lang natin siya. 2 to 3 minutes. Okay na yan. 2 minutes na ito. Tignan natin kung pangkulo. Kulo. Kulo. Super dali lang guys magluto ng kimchi chile. Kahit hindi siya kompleto, kahit walang karne, okay lang siya. Basta ilagyan mo ng tofu, ganyan. Okay na yun.
Pwede na siya. Lagyan natin yung ito. Lagyan natin ang ilagay natin ang penny pause. Yes. And also, imagine, in the last green onion. Galing to kasi ng freezer, kaya ganito siya. Pag kasi ano, bumibila ako ng ganito, hinihiwa ko na siya, tapos nilalagay ko na siya sa freezer. Mas madaling gamitin. Hindi pa siya masisira. Ayan. Kuloyin lang natin siya ng mga 1 minute na siguro. Kunting kulo lang. Ayan guys, nagkulo-kulo na siya. Kung mapansin nyo, nagkulo-kulo na siya. Hinaan ko yung apoy at sobrang dami tatapin na siya. Ayan guys, itikman ko na po. Niluto natin na kimchi chi. Sakto siya, ang sarap. Sakto yung lasa niya. Ayan guys, sana natulungan ko kayo sa paano magluto ng kimchi chi. Ayan, in my own style talaga yan. Sana mag-subscribe na po kayo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Supportahan niyo po yung channel ko. Ayan, salamat!